Hi guys, welcome to Mary's Vlogs. So, maggagawa tayo ng reaction about yung nag-viral na video sa Canada. Masasabi ko lang doon guys sa kay ate yung natanggap niya $2,000 ay hindi sapat para sa kanya. Diba? For me, malaking bagay na yun, malaking tulong na yung $2,000 na natanggap mo. Pero sa sitwasyon niya doon sa Canada, pinanood namin yung the whole video kung ano talaga ang race, ang rason niya kung bakit hindi sapat yung $2,000 na natanggap niya sa ayuda. So, yung nakita namin yung video, yung interview video niya, ay naintindihan namin yung kalagayan niya doon sa Canada. Dahil, nung sinabi niya na 1,500 yung renta niya sa Canada, tapos 2,000 natanggap niyang pera doon sa ayuda, eh talagang hindi sapat yun, di ba? $1,500 yung renta. Plus 500 na lang natira doon sa ano niya, na sa tanggap niyang ayuda. Tapos ipadala niya pa sa Pilipinas. Tapos hindi talaga sapat yun. Parang naintindihan ko yung sitwasyon ni ate. Kahit na mga asawa ko, sabi niya, yeah, I agree because it's very expensive the rent in Canada. Ganun, dito nga sa California, mahal din ang ano renta. Yung isang one bedroom one bathroom na ano na renta, mahal din. Talagang hindi sapat 'yon. So naintindihan ko yung disappointing ni ate kasi syempre yung 1500 na renta niya plus yung mga grocery niya sa panggasto niya sa Canada plus padala sa Pilipinas, talagang hindi sapat 'yon. Siguro tama, okay lang yun for 1 month. What if the next month wala na rin siyang ano, wala na rin siyang panggastos, di ba? Wala siya pambayad ng renta. So, yeah. So, naintindihan ko yung sitwasyon ni ate. Siyempre, mahirap ngayon maghanap ng trabaho dahil lockdown pa ngayon, di ba? Mahirap maghanap ng ibang trabaho or mahirap bumalik sa trabaho mo kasi malay natin kung nagbukas na ba yung kumpanya nila o hindi pa. So, mahirap talaga kumita ng pera sa ngayon. So, yeah. So, yeah, naintindihan ko yung ano niya sitwasyon. At sana ay alam kong may mga nag-reaction dito at iba-iba yung mga opinion natin, di ba? Sa video na yun na nag-viral, iba-iba yung opinion natin, iba-iba yung nakikita nating yung mga reaction natin doon. So, for me nakita ko yung ano ni ate, disappointing niya doon. Pero siyempre, kahit naman na hindi sapat yung natanggap na pera sa ayuda, is we still be thankful and be grateful na kahit papano ay nabigyan tayo ng tulong ng gobyerno, di ba? Yun. So kung yun lang natanggap, gawin na lang ng paraan din, di ba? Kung paano tayo makapag-survive or maghanap tayo ng ibang makikitaan na sideline na trabaho habang tayo ay nasa lockdown pa. So, yeah, just be grateful. Disagree lang ako dun kay ate, yung she's very ungrateful. Diba? Hindi siya nagpapasalamat sa natanggap niyang pera doon sa ayuda. Yun lang. Pero the rest of the stories is naintindihan ko yung sitwasyon ni ate na hindi nga sapat for her yung $2,000 na natanggap niya sa ayuda. So, yun lang guys ang aking reaction at sana magustuhan nyo ang aking short video at may angel pa ako sa aking ulo. At gamit ko pala guys ang bago kong editor na apps na dinalog ko sa aking cellphone, so ito ang gamit ko today. So thank you guys so much for watching and I'll see you guys next time in my video. Bye for now. God bless and stay safe everyone. See you again next time. Bye.